Could you be the one? Good day mga boss, welcome back to my YouTube channel. What? For today's video, sa mga nagre-request, much awaited. Pasensya na po, ngayon lang tayong gagawa ng tutorial nito. So yung gear indicator, yan po. Nagawa ko na po yan sa motor po. Pero gusto ko po na gawa ito siya ng tutorial para po sa mga crossover user natin dyan. So stay tuned and sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe naman po, then hit the notification bell, like and share to your friends. Rock and roll. Since na may connection na ito siya, nagawan ko na ito siya ng connection ko. Gagawin ko ito mamaya. So aning ko ito, babalik ko ito siya sa standard dito. Ito po ang pag testing itong gear indicator. Na order ko ito siya sa Shopee, so ilalagay ko na lang sa yung link niya sa baba. So para maka-order kayo doon. So sa gear indicator natin, meron siyang 5 wires. Meron siyang brown, yellow, pink, red, blue, and green. So isa-isay natin silang i-testing para malaman natin kung anong gear o ano yung mga indicator ng mga wires na to. So sa wires na ito, para malaman natin kung anong gear na or gear indicator itong ano natin, itong digital na ito. Itong block na ito, itong wire na block na galing mismo dito sa gear indicator, susupply natin yan siya ng positive. So i-disregard nyo na lang po yung kulay ng wire ko mga boss, dahil yan lang yung available ko. So itong block na ito, sinuplyan ko, papunta ito siya sa may positive ng ating battery. Then yung isang wire ng negative ng battery ay doon natin yun siya itetest. Then yung positive na ito, mga wires ng yun yung gear indicator. So isa-isahin natin yung apat na wires na yan para makuha natin yung 1, 2, 3, 4 na indicator. Dito natin itatap para malaman natin ang kung anong mga
kung anong gear indicator siya. So let's start sa brown. So ang brown po, kaya sa nasa kinta siya o sa fifth gear. So since nawala itong fifth gear or kinta ang crossover natin, so disregard natin yan, itong brown na ito. So try natin ang yellow. Ang yellow po ay naka-indicate ang 0. So sa 0 po to, ito po yung neutral. So pwede natin gamitin yan kung gusto nyo po na magkasabay yung neutral at saka itong 0 na ito. So dito naman tayo sa pink. Try natin sa pink ano, kung ano siyang gear. So ang pink ay nasa first gear. So pwede nyo yung isulat mga boss, para hindi kayo malito. Yung pink is ang first gear. So yung kanina yung brown tsaka yung yellow, try natin yung yellow ay nasa 0. So which means is ano siya, yellow is neutral. Then yung pink is first. Then try natin ang red. Try natin ang red. So ang red, so nasa third gear siya. So third gear ang red. Sulat lang natin yan mga boss para hindi tayo malito pagka nag-wiring tayo. So red. Then so may blue tayo, blue. So ang blue nasa second gear siya. So sulat pa rin natin. Blue nasa second gear. So dito naman tayo sa green. Ang green ay nasa fourth gear. So ito yung top natin. Green is yung top or ang fourth gear. So itong brown, disregard natin to dahil fifth gear ito eh. So wala naman tong ano, walang fifth gear ang ating crossover. So ganoon na po. So maya maya ay pagdugtungan natin to siya ng wire para humaba ito. Ah, siya nga po pala mga boss, ito nga po pala yung sensor natin. Ito po yung female socket sensor ng ating crossover. So kung magtatap tayo dito ng pang gear indicator na socket, kailangan po natin ng male socket. So sa male socket na ito, meron din to siyang 5 pins. Pero dinisregard ko yung isang pin dito. So apat na ang kinuha kong pins or apat na wires lang yung gamit ko. So dinugtungan ko na ito papunta dito sa wires ng gear indicator. So kung ano po yung mga available nyo ng wires, so okay lang po yan. Basta importante na isulat natin ang mga color ng or mga color coding ng ating wires dito. So dito sa apat na ito, nandito yung 1, 2, 3, and 4. So yung isang wire dito na kulay yellow, which is yung 0,
hindi ko na po ito siya itatap or hindi ko ito siya i-coconnect. So walang may lalabas na zero dito. Ang lalabas lang po dito is R1, 2, 3, 4, yung first gear, second, third and fourth gear. So kailangan nyo pong bumili ng male socket para po ma-connect or ma-tap natin doon sa sensor. So ito po yung sensor niya, ang crossover female po yan. So kailangan ito siya, kailangan natin ng male. So ganun po, para dito po yan siya, dito natin yung siya itatap namin yan. So ito na po mga boss, binalutan ko na ng electrical tape, hindi ko na pinakita sa inyo dahil hahaba yung video natin. So ito na nga po, sinuplyan ko na siya ng extra wires papunta dito sa ating male socket. So mamaya ang gagawin natin, pagsasalubungin natin yung ito, yung sensor mismo ng crossover. So ganito yung mga boss, itong sa gear indicator natin, gaya ng sinabi ko, yung black wire na ito, para mapagana natin ito siya, itatap natin dito siya sa accessory wire ng ating ignition switch. Sa ignition switch po natin mga boss, meron ditong may kulay orange at saka color black orange dito. Yan at saka color red. So ang accessory, sa accessory wire po natin ay ang kulay orange. Ang kulay orange po yung accessory ito, wire natin. So dito po natin tatap yung black wire siya, na galing sa gear indicator ating para po pagkaon ng switch ay magpa-function yung ating gear indicator. So yung connection itong black wire na galing sa gear indicator ay susupplyan natin hanggang dito sa ating accessory wire. Ang gagawin na po natin dito ay magtatap tayo. Pwede din naman kung gusto nyo sugatan nyo itong wire na ito, dito kayo magtatap. Pero ang sa akin kasi ang ginawa ko ay ganito lang ginawa ko mga boss, para hindi natin masugatan yung wire. Ginawa ko ay ganito lang po. Pwede nyo po yung gawin. Ayan. Then so ganun lang po mga boss, ganun lang po kasimple. So katulad nga po ng sinabi ko mga boss, para mapagsalubong natin itong socket ng gear indicator natin, yun nga po, ang ano nito ay yung mga color coding nito ng sensor, kaya ina-testing na natin. So napan-testing natin dito, nandito po yung neutral 1, 2, 3, and 4. So i-try natin mga boss itong male socket,
punta dito sa female. So mga boss, paano po ba natin ito matetesting itong sensor para malaman natin kung saan dito ang neutral, primera, segunda, tercera at saka ang kwarta. So ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, may nakaabang na para sa gear indicator. Since na neutral at saka top lang ito meron, ang kinagandahan lang po dito sa crossover natin dahil meron siyang nakaabang or may preparatory siya for wirings. So ang gagawin natin mga boss para matest natin itong socket na ito, itong mga pins dito, ay gagamitan natin siya ng test light. So itong test light na ito, itong positive nya i-connect lang natin dito sa ating battery sa positive. Then yung negative nito, negative ng test light, kaya dito natin yan siya itutusok at ititesting natin. So ngayon po ay nasa neutral tayo. Neutral. So hanapin natin dito ang kulay ng wire sa neutral. Pag umilaw yan, ibig sabihin nasa neutral tayo. So ito po, umilaw, kita nyo po ba? Umilaw, dito yun siya. So anong kulay ba siya? Nasa kulay, ang kulay po ng wire ng ating neutral sa sensor po ay yellow na may stripe na blue. Okay, correction na lang po ako. So ito yung neutral natin. So sulat nyo lang po yung sa papel. Yung neutral kami niya po mali to. Kulay yellow na may stripe na blue. So yung blue, paki-correction na lang po ako, is neutral. Then, try naman natin sa primera. Oh, primera yan. So, same procedure pa rin. Hanapin natin dito kung nasaan ang primera. So, ayan, umilaw. Ito po. Umilaw. So, itong primera ay nasa ng kulay. Nasa yellow white. Ito po, yellow white. So susurat na po natin yan. Yellow. So yellow white. Ito yung nasa primera yan. Try naman natin ulit sa segunda. Nasa segunda tayo. Test light ulit. So ito, kuha agad. Nasa kulay pula. Ito. Nasa tabi lang ng yellow white. Ito ang segunda natin. Ilaw mga boss. Ayan po. Kita niyo po. So yellow white ang ating segunda. I mean kulay red pala. I'm sorry. Ito yung ating segunda. Then tercera tayo. Tercera. Ito, umilaw.
ang tresera ay nasa kulay blue or green na may stripe na blue. Ito po, nasa tabi lang nito ng kulay pula. Ito po, ayan ang ating tresera. Green na may stripe na blue. Ito yung ating tresera. So yung kwarta, so ito obvious nasa kulay blue. Ito po nasa kulay blue. Yan, yan po ang ating kwarta or ang top natin. Yan po, umilaw po. Yan. So blue is ang ating fourth gear o ang top. So ganun na po. At saka ang gagawin natin yan mamaya, pagsasalubong natin yung sa gear indicator. Ito po sa gear indicator tsaka itong socket na ito. Ito natin ito connect.